Sa bahay. Morning, good morning, good morning. It's a great day today. Siyempre, pero parang uulan. Umulan na yata. It's a great day today. Yeah. And, siyempre, the big door, the massive door. Boom! So, baka bukas gamitin naman natin yung Bentley. Pero ngayon, challenger day muna tayo. Para, wala, magamit lang natin yung challenger. So most of the people will ask, marami kayong tatanong, magbigay ako ng review with the Ferrari. Mamaya, magbibigay tayo ng review. What I love, what I hate about my Ferrari. So ngayon, kaya naisip mo na ito. Alam nyo ba kahapon na ako naglagay ng battery dun sa key fob ng nitong Dodge Challenger. So bagong-bago. Uy! O diba? Oh. So, umangat na siya ulit, guys. Wala tayo ng shop. And kailangan natin po pumirma ng contract. Sa bago natin shop. So, see guys in a bit. Ayan. See guys in a bit pag na-shop na tayo. At kung anong gagawin natin today, we'll never know. This is the Kachubs channel. Welcome back to the channel. Welcome back to the vlog. So, hindi natin alam kung anong gagawin natin ng araw. Mag-iisip pa tayo. But, tingnan natin. Sa traffic update. Kaya naman traffic ngayon guys, nandito tayo sa shortcut, syempre, para hindi tayo sa main highway. Sa mga nagmo-motor guys, please. Araw-araw ko pinapaalala yan para safety ng lahat. Tumayo muna ng left and right bago kumaliwa o kumanan. Sa mga nagbibisikleta naman, magandang araw para magbisikleta pero parang uulan, kaya mag-ingat kayo. Sumilong-silong para hindi kayo magkasakit. Sa mga apat ang gulong, share the road, share the lane sa mga kapatid natin na dalawa ang gulong. At sa mga nagtatrabaho naman dyan, always remember guys, wear your face shield and face mask, hindi lang para sa atin, kundi para sa pamilya natin. At ito po si Kuya Kim na nagsasabi ng buhay ay we. Sige guys, pag nashop na tayo, wala na naman pinagsasabi ko. At nandito na naman tayo sa isang episode ng anong una mo, we. Kabiker muscle. Tingnan natin, ulam natin. My favorite, adobo. And $10. Exercise, extra rice. Let's do this. Peace! So guys, let's see the interior of this Mustang. Kung nabubuksan lang to, makikita natin yung interior nito. Meron pang ano, quarter panel carbon fiber. Ito guys. Buo na. Nag-stripes tayo dito. Stripes. Magkano ba stripes natin? Ano yung buo? 7,000. 7,000 ang stripes natin. Pag buo, ano? Ay, susunod na kapatid. Yan, ito. So guys, tingnan natin yung ano nito. Ano yung stripes? 7,000. Carbon fiber, guys. Yan. Grabe. Yan, oh. Gumagawa tayo nyan dito sa Mad Mac Customs, guys. That's the interior of this Mustang. Yan. Woo! Sheesh! And side vents. Pang GT500. Yan. Finished product ng ating Mustang. Oo. Oh. Ano naman, Brad. Paski yung mga ano. Paski yung mga... yung mga kantuhan. Ano mo kung gaano ka ano to. Papanel tayo dito. Baka hindi alam na iba, hindi tayo papanel. Nagpapanel po tayo dito. Yan, nagpapanel tayo dito guys. Mga panoramic roof. Meron kaming promo ngayon na trunk, roof, tsaka hood. 15,000 pesos lang. De-chrome lahat. So lahat ng services natin, kontan nyo kami
kontakin niyo lang ako diyan sa tatlo na 'yan for Mad Mac Custom Unlimited Services. Yeah, look at this. This is limited edition na Rapic. Ayan, no? Ayan. Bronze. Forged carbon. Ayan. Baka may interesado pala yung mags. And baka may interesado sa rims natin, guys. Binibenta to, 50 mil lang. 50,000. Ayan, no? Mas malapad yung likod kaya sa harapan. So, some of the services here at Mad Mac Customs. Sorry, guys, in a bit. So, syempre, guys. Kasama ko yung kamukha ko, yung kapatid ko. Ayan. Bawi na kami ng bahay. At explain ko na sa inyo what I love and hate about my Ferrari. Then bukas, tignan natin kung head-to-head, kung ano ba talaga mas maganda. The Ferrari or the Bentley, kasi pareho siyang convertible. So marami tayong gagawin ngayong araw na to, pagdating natin ng bahay. Pero syempre magpapakita muna ako sa asawa ko, no? Para alam niya nandito na yung napaka-pogi niyang asawa, di ba? I'll see you guys in a bit. Kapag ka nasa bahay na tayo, wala naman traffic masyado. So, meron tayong baon na barbecue dito. Tsaka tinakdakan galing kay Kamasel. At yung barbecue galing kay sa J-Pots na magiging restaurant na next month. So, congratulations Sarah Jane. Dahil restaurant na yung J-Pots. So, see you guys in a bit. So, tara, check natin kung anong what I love and what I hate about the Ferrari. Let's go. Siyempre sa door lion. At dahil mo una yung gate. Ayan. Ito tayo, guys. First of all, bakit ko nga pala binili yung Ferrari? Well, sabi ko nga lagi, it's a trophy for me. Kaya siyempre, everybody wants a Ferrari. Pag nakuha nila yung mga gusto nila makuha sa buhay. Ako kasi lumaki ko nang mahilig ako sa kotse, pero nung bata naman ako, lalo akong pambili ng kotse. So, lagi namin nakikita sa TV na parang, shit, Ferrari. Alam mo yun, yung Ferrari, yung red. Eh, si Raul ako. Gusto ko blue, tsaka black. Well, first na gustong-gusto ko sa Ferrari is yung interior. Yung interior nga is red. Ayan. Yun. Yan yung pinaka-paborito sa kotse. Yung mga tipo na red interior, black yung labas. Alam naman natin na hindi naman tatagal itong mga iba't ibang kulay na to dito. So, yan. So, second I love about this car is, syempre yung sounds niya. Kapag kasinusin natin to, yan. The sound is a monster. Kutsa niya parang 10,000 naghuhumiyaw na baka yung mga ganun mga datingan. Isa sa mga pinaka-paboritong features ng Ferrari, alam naman natin, para maging supercar siya is kailangan may supercar sound siya. So, this is one of the cars that I have na supercar pa lang yung tunog niya kapag ka-instart ko siya. At syempre, isa pa sa mga paborito ko dito is ito. Wala siyang cambio. As we all know, like Lambo, Ferrari, lahat yan paddleship. So ito lang yung unang-unang sinakyan ko ng kotse na nalilito lagi ako. Yung kapag sumakay ako, hanapin ko yung cambio, pero wala. So alam mo yun, paddle shift nga pala siya. And syempre, third na gusto ko dito is yung steering wheel. Yung steering wheel always reminds me na fuck, I'm riding a fucking Ferrari. Alam mo yun? And, syempre, sa mga nakakaalam ng Ferrari, alam naman natin saan ang busina. Sa mga hindi nakakaalam, benefit of the doubt, wala po dito yung, hindi ho dito yung busina niya. Ang busina niya nandito. Kasi ang Ferrari is sobrang driver focus siya para hindi gumagalaw yung kamay mo. Pag dinrive mo siya, kailangan dalawang kamay. Hindi mo na kailangan tanggalin yung kamay mo kapag ka ikaw gusto mong bumusina. Now, let's take it for a ride. Siyempre,
isa rin sa pinaka gusto ko rito is the speed, syempre. Ferrari is known for speed, performance, track. Diyan nakilala yung Ferrari. Now, let's talk about what I hate about the Ferrari. At my age, I'm 40 years old. Number one, ayoko din sa Ferrari. Hindi naman ayaw, pero parang hindi ko gusto. Parang pareho lang din yun. Number one, simple, comfortability. You cannot, yung komportabilidad ang isa sa pinaka-importante sa akin. Well, may magsasabi naman na, eh, ba't ka bumili ng supercar, ganito, ganyan, blah, blah, blah. I'm not saying that I don't like the Ferrari. I'm saying na ito lang yung least na favorite ko sa Ferrari, which is yung comfortability niya. Comfortability, ano pa ba? Yung rims, ayoko rin yung rims nito. So for the longest time, I've been ordering yung mags na kailangan yung pandemic and also, nga. And the hood. Ayoko ng hood ng Ferrari California. That's why I designed a hood na carbon fiber na vented. Na super ganda naman para tsaka bumagay din sa ganyan sa Ferrari natin. Kasi yung hood niya para siyang alam mo ilong ng tao na parang nakaganyan. So yun, is mga ayoko. And third, lastly, is yung fuel consumption. It's like 4 to 5 kilometers per liter. Well, the Bentley is much expensive when it comes to gas. So yeah, yun yung mga some of the I hate and I love about my Ferrari. And I'll see you guys tomorrow. And always remember, so chubby, yummy. We out. Chubby out. Let's do this. Peace. So what's up, guys? Gusto mo ng buhay na meron ako? Gusto mo ng kotse na dinadrive ko? Gusto mo ng success na meron ako? Guys, I've been making millionaires for the past 10 years. And now, I decided to create more. If you wanna be part of my team, kapatid, pinakamaliit na investment na makikita mo na pwedeng kumita ng milyon ang papakita ko sa'yo. 6,000 pesos, 15,000 pesos, 45,000 pesos. That's all you need para maging successful sa front row. Guys, I made a couple of millionaires, like 1,000 millionaires from OFW, gamer, businessman, any walks of life. Basta gusto mo maging successful, PM mo ko. Maliit na puhunan, malaking kitahan. With that, guys, let's move on with the vlog.